anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos ay iyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng sanpinakpan. Magsiawit sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mo pong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang tao ang kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap na ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, papurihan, abakong sariling buhay. Panginoon, papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka po ang Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka po ang Diyos ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo ang lahat. Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga, "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At minsan pa, pasalamatan natin, purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Tayo pong lahat dito ay nagkakatipon ng may iisang pananalig sa kapangyarihan ng Pong Jesus Nazareno. At isa sa mga hinihingi natin, ako naniniwala ako dito, marami tayo, kanya-kanya tayo, iba-iba tayo ng intensyon. Pero I think, pare-pareho tayo, humihingi tayo sa Diyos ng mabuting kalusugan. Amen? Na Lord, lagi mo kong gawing malusog. Kasi mahal ko pa ang pamilya ko. Gawin mo kong malusog. Bata pa ang mga anak ko. Kailangan pa ako ng mga magulang ko. Marami pa akong gustong gawin. Gawin mo kong malusog. February 8, ngayon po actually ang kamatayan ng aking tatay, yung aking unang tatay. Ako po ay biniyayaan ng pangalawang tatay sapagkat ang daddy ko ay namatay, ako ay nasa kindergarten pa lang. Siya ay namatay sa edad na 34. Sakit sa puso. Isa daw sa mga pangunahing sakit ng mga Pilipino, lalo na ng mga lalaki, ang sakit sa puso. Ngayon ay buwan ng mga puso. At ito ang pinababantayan sa atin. Pero kung nakinig tayo ng mabuti sa ating ebanghelyo, hindi lamang ito tungkol sa kinakain natin. Guilty-guilty tayo dyan, ano? Alam nyo, kahapon hanggang kaninang umaga, kasama ko yung mga ihos kababaihan, yung mga naglilingkod, na mga sila yung female counterpart ng mga ihos kalalakihan natin. May team building. Aaminin ko po sa inyo, kagabi, ang taas ng aking BP. Tapos kaninang umaga, dumating yung pangalawang batch, naku, puro senior. Siyempre kami tuwang-tuwa, ang dami naming discount card. Makakatipid siyempre. Pero may isang kaming kasamang matanda, naku po, kailangan daw i-BP. Kasi medyo sumama ang pakiramdam pagbaba ng bus. Natakot kami, siya ay 70 plus na. Binipi. Hiyang-hiya ang aking BP sa kanya. Normal na normal. At siya'y wala pang maintenance. Ako'y 42 pa lamang. Kailangan na talagang mag-maintenance. Ito yung magandang pinapaalala sa atin ng ebanghelyo natin. Babantayan natin, hindi lamang yung mga bagay sa paligid natin, yung mga bagay sa labas ng ating katawan, yung mga bagay sa labas ng buhay natin, na kuminsan dyan tayo magaling, isinisisi natin sa iba. Ang paghihirap na meron tayo ngayon, sino ba naman kasi ang nagpupuyat lagi nang hindi kumakain ng tama? Sino ba naman kasi ang lagi mong iniisip ang maling ginagawa ng iba sa'yo? Sino ba naman kasi ang mahilig pumatol sa mga kasinolingang sinagawa ng iba? Sino? Huwag natin laging sinisisi sa iba. Huwag natin laging tinuturo sa iba ang paghihirap na meron tayo. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Kahit na ikaw ay alukin pa dyan ng crispy pata, ng lechon, kahit na iharap pa sa iyo ang sangkaterbang perang ninakaw lang, you have the power to choose your disposition. Kaya kahanga-hanga, yung mga kakilala natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, sila ay may malubhang sakit. Sila ay may matinding pinagdadaan ng problema, sabay-sabay, sunod-sunod. Pero tignan mo,
kaya pa rin niyang humarap ng tama sa kapwa-tao. Kaya niya pa rin mabuhay ng malaya, ng maligaya. Kaya ito ang paalala sa atin ng Panginoon. Hindi ang lahat ng pumapasok sa atin ang nagpapadumi sa atin sa paningin ng Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa, narinig natin ang paalala, lahat pwede mo kainin, huwag lang ang bungang ito. Ano ang nagparumi sa tao? Ano ang nagpasama sa tao? Yung bang prutas? Hindi. Yung katigasan ng ulo niya, yung pagsuway niya na galing dito. Kaya yan ang ingatan natin. Yung nilalagay natin sa isipan at kalooban natin. Maawa ka sa sarili mo. Bawas-bawasan mo na ang pagkikimkim ng sama ng loob, ng galit, ng inggit. Yan ang papatay sa'yo. Nakamamatay ang inggit. Ililigtas ka ng pagpapakabait. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, ihahanda natin ang sarili natin. Hindi lamang sa mga bagay, tao, na pwedeng magpahirap sa atin, na pwedeng magpasama sa atin. Hindi lamang sa mga pangit na bagay, mahihirap na bagay, kundi ihanda natin ang sarili natin na pagnilayan nating mabuti ang mga mali, ang mga masamang pwedeng gawin ng mga bagay na akala natin ay masarap gawin, ay makatutulong sa atin. Ingatan mo ang disposisyon mo sa buhay. The only difference between a good day and a bad day is your attitude. Sa huli, sa ugali pa rin tayo maliligtas. Ingatan mo ang laman ng puso at isipan mo. Nakamamatay ang galit at inggit. Ililigtas pa rin tayo ng pagsisikap nating magpakabait. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Ang ating pong itutugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ang salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa, upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal po natin ang mga taong nangangailangan ng ating tulong, ng ating malasakit. Ipagdasal din po natin ang mga taong nasaktan natin sa ating mga sinasabi,
at sa ating mga ginagawa sa kanila. Ama naming maawain, gawin mo pong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po si Teotimo at ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating kamag-anak at mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa Langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ninuman o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan pa rin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Manaoagan, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari yun na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Mga paalala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisigan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kung nauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hindayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sandibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa lahat ng inyong mga tinutulong at binibigay na donasyon, material o financial man sa ating simbahan. Ang lahat ng ito ay ating pong ipinaaabot sa mga kapatid nating mas higit na nangangailangan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng mga naging biktima ng lindol sa Turkey, lalong-lalo na ang mga nawalan ng mahal sa buhay, ang mga nawalan ng kanilang bahay. Salamat po sa kabutihang araw-araw ninyong pinagsisikapang magawa at maipakita. Ang Diyos na ang magbalik ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Small.
Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,